sempre. Hapon, nag-email si YouTube na for applying the monetization. So, kinabukasan, nag-apply ako. And then, nung 23 pala nag-apply ako, and then kahapon 24, in-approve na yun ni YouTube yung pag-apply ko for monetization. So, yesterday, ang channel namin is already monetized. So, thank you God and thank you kay YouTube too and sa inyo lahat na mga supporters na walang sawa na lagi nanonood ang channel namin. So, thank you sa inyo lahat. So, paano nga ba ako nag-apply? So, nag-apply ako is, ano ba? Oo nga, nung 22 ako nag-apply. Hindi? Yes, 23 pala ako nag-apply. Nung 23, nag-apply ako. Yun nga, 24. In-approve na po ulit-ulit. Sorry po, ulit-ulit. Ulit-ulit. So, yun nga. And then, yung subscriber ko is 1,930. And then, yung watch hour ko is 4,020. So, akala ko, kailangan pa ng maraming extra na hours bago mag-apply. So, sabi ko, kahit mag-extra pa ako ng 100 or 200, so, okay lang pala na hindi nakaabot na ganun yung extra mo. Kasi, 4,020 lang yung ano ko eh. Yung extra ko. Kasi, 4,020 lang. So, 20 lang yung extra ng watch hour ko. So, nung nag-email na si YouTube, so, tuwang-tuwa din ako. Kaya, excited. Kaya, nag-apply ako. So, ayun. So, alam naman natin na ganun yung mga requirements. 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. So, hindi madali hanapin yung 4,000 hours at saka 1,000 subscribers. Kaya, hard work lang talaga at kakailangan mo siya i-work out para ma-reach mo siya. So, ayun, sa kakahataw, kaya yun na-reach ko siya. And then, thank you sa mga walang sawang nag-support doon sa channel, dito sa channel namin. Kaya, thank you talaga. So, paano nga ba mag-apply ng monetization? So, pag nag-apply tayo ng monetization, yung ano natin, so, mag-email yun si YouTube sa atin. Tapos, yung watch hour natin at saka subscriber, mag-green yun dun eh. Mag-green siya and then mag-check. And then, sa baba niya, makikita mo dyan yung nakikita mo dyan, apply yung i-click mo yung apply tapos idadalhin ka sa next. May 3-step ka doon na aansiran. Easy lang yung aansiran mo doon. Aansiran mo doon yung mga question niya, yung question niya about sa pag-apply mo ng Google AdSense. Ayun lang, mabilis lang siya. Tapos pag na-aansiran mo yung step 1, pag once na check ni YouTube, magdadan yun, mag-green siya. And then, punta ka sa next, sa step 2. Once na-answer mo na rin yung step 2, i-review yun ni YouTube and then mag-green siya ulit once na na-process na siya. Once na hindi pa siya na-approve, ang makikita mo doon is in progress ata. Yes, in progress. And then, at the step 3, ayun dun, for review. I-review nila yung channel mo. So, mag-antay ka ng few hours or 20. Kasi sa akin, hindi nakabot ng 24 hours eh. Mag-antay ka kung kailan nila i-approve yun. Kasi yung iba na mga napanood ko sa YouTube, sa video, is naabot daw ng ilang linggo, ilang araw, ilang buwan. So, depende siguro. Kasi sa akin, hindi nakaabot ng 24 hours. Approve agad. So, thanks God talaga. And then, yun lang. Once na nakaabot na sa step 3, antayin mo na yung
response ni YouTube sa iyo. So kinabukasan, I'm sure magre-reply siya sa iyo kung ang YouTube mo is walang copyrights, walang basta dapat kailangan bago kayo mag-apply ang yung mga videos nyo is walang copyright. At saka kailangan yung YouTube natin, yung mga videos natin, lagyan natin ng mga thumbnails, magandang ng yung kahit hindi na maganda yung thumbnails, basta may thumbnail siya para maganda tingnan sa mga mata. Yun, lagyan natin ng thumbnails, tapos wag mag-copyrights. Okay lang na may copyrights yung ano mo, pero i-mute mo yun. Kasi sa akin nagkaroon ako ng copyrights eh. Yung live na isa, akala ko wala akong copyrights. Yun pala, yung silent live ko. Nung nag-silent live ako, naka-on yung TV. And then, hindi ko alam na nagiging copyright ko pala yung nagsasalita sa TV. Kaya yun, mabuti nag-check ako bago ako nag-apply doon sa live ko. Yun na nakita ko na may copyright, ayun, na-mute ko siya. And then, once na ina-mute mo siya, ipaprocess yun, mga ilang few hours, i-ano na yun, ano tawag dito? Mga few hours, i-check nila yun and then, makikita mo doon once approved na, makikita mo doon is na dapat yung video natin lahat naka-public and then the public siya lahat and then sa sunod is none. Kasi kung hindi siya naka-none, kung copyright, dapat i-change mo siya sa mute. I-mute mo siya para hindi ka magiging copyright. Yun lang. So, yun lang yung mga i-ano ko. So, once again, thank you so much sa inyo lahat, guys, sa pag-support nyo sa channel namin. Kasi, I'm so happy na na-monetize yung channel ko. Channel namin ng asawa ko. Kasi, ilang buwan ba ako nag-start ako YouTube is April. Almost 8 months. Oo nga, 8 months. Nag-start ako ng YouTube is April. Then, na-reach ko siya this month. Last few days lang. So, I'm so happy na ito talaga yung sabi ko before mag-December 25. Hope that na ma-reach ko yung 4,000 watch hour. Kasi nga, yung subscriber ko is sobra-sobra na. Kasi 1,000 lang yung requirements ni YouTube sa subscriber. So, naka 1,930 na ako sa subscriber. So, yung kulang ko na lang is watch hour. Kaya nung kahapon, nung 22, na-reach ko na siya. So, thank you so much, God. Kasi yun nga, na-reach ko siya. So, dapat sipag at tiyaga lang para ma-reach natin. At saka dapat lagi tayo din nag-upload ng mga videos. Lagi tayo mag-upload ng mga videos. At saka, pag nag-upload tayo ng videos, dapat siya naka-public, wag i-private. Yun. Para mas maganda. Ayun lang yung mga ano ko. And then, thank you so much again. Thank you, thank you, thank you talaga. See you at the next video, guys. Hope na patuloy kayo nag-support sa channel namin. And then, if you are new this channel, please subscribe and press the bell notification para updated po kayo sa mga vlogs na i-upload namin. So, once again, thank you so much and advance Happy New Year. I love you guys. Bye-bye. Have a blessed day. Bye!